Hello mga kasali, kakabsa, at kamusta naman yung ano natin? So, ngayon ay alas 6 na ng umaga at umalis na rin si Mr. para pumunta ng bayan or sa palengke. At tulog pa rin yung aking mga anak. Gusto ko munang mag-share sa inyo sa vlog na to kung paano talaga naming napapanatili pa rin na maraming tinda sa aming sari-sari store at kung paano pa rin namin napapanatili na hindi napuputol yung puhunan sa aming sari-sari store. Pero, yan, bago po ang lahat, gusto ko po sanang magpasalamat po talaga sa lahat po ng nagsusubscribe po sa aming YouTube channel at tumatalangkilik po sa aming mga videos. At pasensya na rin po kayo at hindi po ako palagi nakapag-update kasi nga po ay sobrang kulit na po at sobrang likot na po yung aking anak. So, kailangan na po siyang tutukan. Pagising po talaga siya, wala po ako halos magawa pag lalo na pag nagloloko siya talaga. So, yan. Pagpasensyahan niyo po muna ako ngayon. Shoutout kay Sis Jane Balunos ng Rosario Pasig. So, hello sis. Maraming salamat sa palaging pagsuporta po sa lahat ng mga videos natin dito sa YouTube. At, syempre, claim it. Magiging matagumpay lahat ng business natin. Sabay-sabay tayong lalago ang ating mga negosyo. So, ayan mga kasari. Kakasabi ko lang, natulog pa sila. Pero, ayan na po! Say hello, anak. Yan! Pinakauna po talaga na ginagawa namin at sinisigurado po namin ay halos araw-araw po talaga kaming namamalengke hanggat may mga kulang po dito sa aming sari-sari store. So, sinisigurado po talaga namin na halos lahat po kung kaya namin na kumpletuhin po yung hinahanap ng mga customer po namin dito ay talagang namimili po talaga kami or pinapamili po namin yun araw-araw. Para pagpunta naman dito ni customer ay talagang hindi po siya madi-disappoint at makikita at makikita niya po yung hinahanap niya. Pero payo ko po talaga pag ganito po yung ginagawa natin. Avoid po natin yung overstocking lalong-lalo na po sa mga items po na madaling masira kasi may expirant po tayo or masisiraan tayo ng mga paninda at mahirap po yun kasi pwede po tayong malugi. So, iwasan po natin yung mga bagay na yun para naman po hindi po tayo mahirapan sa puhunan natin kasi pag may mga nasisira talagang mga items, syempre mababawasan yung puhunan natin at mahihirapan yung cash flow natin pag meron tayong mga ganyan pinapalitan ng mga items pag sira na. Maganda rin kung yung mga items na yun ay pwedeng ipalit sa ating mga pinagkuhanan. Pero kami talaga dito kinokontrol namin yung mga tinapay na nanggagaling sa mga bakery ganyan pwedeng ipalit. Pero ako kasi ang ginagawa ko yung kaya ko lang na ipaubos, yun yung kinukuha ko talaga. Hindi po ako kumukuha ng sobra-sobra. Kasi parehas ko din naman pong nagbi-business yung mga yon. So, ang iniisip ko talaga, mahirap din pag nasiraan. At syempre, pag nasiraan po sila ng mga items at ibabalik po natin, malaki na rin pong bawas sa kita nila or lugi po yon. Lalong-lalo na kung sobrang dami na ng amag, hindi na po nila yon mare-recycle or magagawang mga toasted bread or yung sinasabi nilang puding. So ako talaga iniiwasan ko yung mga yon para syempre naman hindi naman po kawawa yung mga supplier natin. So isa po yan sa pinaka main reason talaga na marami pa rin kaming stock araw-araw ay yung araw-araw na pamamalengke. Isa pa sa ginagawa ko talaga na alam kong nakakatulong sa aming sari-sari store ay yung pagtitira ng puhunan o pera dito sa aming sari-sari store at hindi lang talaga ako umasa doon sa napagbebentahan namin at yun yung pinamamalengke na naman namin kinabukasan. So isa talaga sa sinigurado ko, nung nag-start kaming mag-sari-sari store, ang ginagawa ko talaga noon ay namamalengke araw-araw. So, lahat ng napagbibentahan po namin ay pinapamili ko. Hanggang sa time na talaga na nakakaipon na ako, marami ng, or may nadagdag ng kita, may napapalabas na akong mga tubo dito sa aming sari-sari store na hindi na naapektuhan yung paninda namin. So, nakakabili pa rin ako araw-araw tapos may napapalabas na akong tubo. So, ang unang-una ko pong sinigurado dati ay mag-ipon ng ititira ko dito sa ating
Sari Sari Store. Yan. Kasi ang ginawa ko po talaga noon, 20,000 po. Yung sinisigurado ko po talaga na naiiwan po dito sa aming Sari Sari Store. Tulad nito, kahit na marami na akong mga stocks, mga perkahon na yung kinukuha ko, pero hindi ko pa rin po ginagalaw yung pera na yon. So, pag kulang po yung pamamalengke ko ngayon, na pagbentahan ko ngayon, ang ginagawa ko po talaga, dun po ako kumukuha. Para naman, hindi ma-short po yung cash flow ng ating Sari Sari Store. Isa pa kasi, nagpapautang po kami. So, minimake sure ko po talaga na meron kaming naka-stock na puhunan na pwedeng hugutin. Parang emergency funds po siya. So, pag kailangan nating mag-grocery ng mas mataas pa sa napagbentahan natin, so, meron pa rin tayong mahuhugot at hindi po masyo-short yung pamamalengke po natin or yung kailangan nating bilhin. Kasi mas maganda po talaga na meron tayong mga naka-ready ng ganito nga pang emergency na pwedeng gamitin pag kailangan nating bumili para hindi naman po matigil yung cash flow ng ating Sari Sari Store or yung daloy ng ating Sari Sari Store o yung pera man ng ating Sari Sari Store. Kasi sobrang hirap po yan pag natigil po yung pag-ikot ng cash flow ng ating Sari Sari Store. Magkakaroon po tayo ng tendency na hindi po natin mabibili lahat ng kailangan natin hanggang sa mawalan na po tayo ng mga paninda kasi nga po paputol-putol na po yung daloy ng pera sa ating Sari Sari Store. Isa po yan kasi sa nakaka-apekto lalo-lalo pag nagpapautang tayo o kaya yung mga may nasisira tayong mga produkto na hindi na natin pwedeng ibalik sa mga supplier natin, yung mga na-expired, ganyan, o yung mga depende kung may mga, kunwari nangyaring may mga nabutas na mantika tapos natapon, yung mga ganun ba. So, may tendency po na malugi tayo or mahirapan po tayong mag-provide na naman ng bagong puhunan kung wala po tayong nakalaan para, na budget para doon. Kasi maganda po yan pag meron po tayong nakahiwalay na sariling puhunan or sariling pera po ng ating Sari Sari Store at iba pa rin po yung savings po natin talaga sa sarili natin. Kasi pag meron, kunwari may nangailangan sa family natin, ganyan, mga sa side natin, mga kapatid natin, parents natin, pwede nating hugutin talaga dun sa ipon natin. Pero kung nakahiwalay po yung puhunan natin, hindi po natin siya magagalaw. Pero kung halo po kasi yung puhunan natin tsaka yung savings po natin, ay mahirapan po tayong mag-budget sa ganon. So talaga ako po talaga ginagawa ko, talagang nakahiwalay po talaga yung emergency funds po ng aming Sari Sari Store. Kahit ano pong mangyari hanggat kaya, hindi ko po siya ginagalaw para lang po dun sa mga pang-emergency funds din po natin dun sa talagang pangangailangan po natin. Isa po talaga ito sa nakatulong talaga sa akin para hindi po ako ma-short sa puhunan. So, yung magtabi po tayo ng masasabi po natin na pang-emergency funds or sariling puhunan po ng ating Sari Sari Store, saka na lang po tayo kumuha ng talagang pang-savings po natin pag napunan na po natin to. Para hindi po masira yung cycle o yung cash flow ng ating Sari Sari Store. So, i-make sure po natin yan. Para naman, pag nakapag-save na tayo at nakakuha na tayo dito sa ating Sari Sari Store, talagang hindi po natin magagalaw yon kasi meron pa po tayong emergency funds na galing sa ating Sari Sari Store. Kasi ako talaga, ang ginagawa ko po, pag savings na po at nalabas ko na po dito sa aming Sari Sari Store, para sa sarili po namin or para sa ipon po namin, hindi ko na po siya binabalik. Yon po talaga yung isa po sa mga ginagawa ko pag ako po ay nagsisavings. Kasi po ako talaga, pag savings po ay savings na. So, hindi ko na po talaga ginagalaw yon hanggat hindi po talaga kailangan. So, yun po. Isa po sa talagang mini-make sure ko po yan. So, panghuli po talaga muna ngayon. Ito po, real talk talaga. Isa talaga sa nakakapagpa lugi sa ating Sari Sari Store ay yung walang humpay or walang limit na pagpapautang. So, ako talaga, hindi ko naman po sinasabi na wag po tayong magpautang. Pero hanggat kaya po natin, wag po natin gawin. Pero ako po mismo ay nagpapautang po dito sa aming Sari Sari Store, pero may limit.
So isa po ito sa naging dahilan kaya hindi po nawawalan ng mga stocks, mga items or puhunan yung aming sari-sari store at malago pa rin po kasi po talagang kinokontrol ko po lahat. Kahit na po yung pagkuha namin ng mga pagkain namin dito sa aming sari-sari store o yung pangangailangan po namin, talagang kinokontrol po namin. Kahit po yung pagkuha ko po ng savings o yung itatabi ko po na galing dito sa aming sari-sari store ay nakakontrol po. So, hindi po siya talagang pag-anon. Yung sobrang luwag. Talagang nandon lahat, nakabalance po para hindi po tayo malugi. Or maputol nga po, gaya nga nang sabi ko, ang hirap po kasi pag naputol po yung cash flow ng ating sari-sari store at sigurado po talaga na mauubusan tayo ng ipapamalengke kung ganun po yung gagawin natin. Tsaka iwasan po natin na maging sobrang gastos, lalong-lalo na kung sa ating sari-sari store lang po tayo umaasa. Kasi limited po yung kita natin. Pero yung gastos po natin kung hindi po natin ibabalanse ay hindi po tayo nauubusan talaga ng pagkakagastosan hanggat kaya natin, di ba, gumastos. Sobrang dali na po ngayon sa panahon na yun ang gumastos. Kung may nabigay po akong mga ideas, please like and subscribe at pakiring naman pa yung notification bell para ma-notify po kayo kung mag-upload po ako ng bagong video. Marami pong salamat!